Ang hinahanap sa Bible, yung para sa iba, yung para sa kanya, ayaw kunin. Nakita nyo? Ganyan tayo gumamit ng Bible. Okay, Matthew 10:37 reads, "Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me." This is Jesus speaking, right? "Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me." Sino dito ang nakasubaybay doon sa story ni Carlos Yulo? Magpalakpakan. Okay, okay. Sino ang team Carlos? Palakpakan. Sino ang team nanay? Magpalakpakan. Ayan, okay. So, sino yung nagagalit tuwing may nababasa siya tungkol doon? Palakpakan. Tara, nagagalit sila. Sabi nila, "Huwag nga kayong makialam. Dapat sa Facebook, hindi ninyo pinapakialaman." Pero siya nakikialam doon sa nakikialam. Diba? parang yung magkakasama kayo, tapos tahimik, tapos may nagtawa, tapos sumigaw yung isang kasama niyo, "Huwag nyo kayong mahingay!" Pero siya yung pinakamaingay kasi sumigaw siya. Okay, so parang ganun. Okay? Bakit? Bakit ko tinanong yan? Kasi nang ino-observe ko yan, kasi mahilig ako mag-observe. Okay? Yan. Kung naging polis nga ako, detective siguro ako eh. Okay, so, marami akong iniisip, mga bagay-bagay. Halimbawa, pag minsan bagong gising ako, iniisip ko, nasa kaya yung magulang ni Dora the Explorer? Pinumayaan yung bata kung saan-saan nakarating, di ba? Pero mo kung saan-saan siya nakarating, di ba? Nakarating ng dagat, ng bundok, tapos ang kasama niya, unggoy. Kaya nabaliw na yung bata, ay nakikipag-usap sa bag, nakikipag-usap sa mapa. Ganun na nangyayari. Sabi ko, ba't ganun? Nasa magulang nito. Tapos dumating yung pinsan, si Jeko. Ganun din, wala rin kasamang magulang. Sabi ko, kultura nila ito. Pinapabayaan yung mga bata. Okay. Tapos minsan, na-traffic ako. Merong ako nakitang sign sa tapat ng SM. Nakalagay, "Bawal tumawid dito." Nakasabit sa bakal sa gitna ng highway. Niisip ko, kung talagang bawal tumawid, paano na isabit yan dyan? Ano yung pinalutang pagunta dyan? Yeah. Sigurado may tumawid para maisabit yun dun. Tama? Kaya dun sa Pasay, malaki dati, kulay pink pa nga, ang laki, "Bawal tumawid, may namatay na dito." Niisip ko yun naglagay. Tumawid siya, yun namatay. Mga ganun ang iniisip ko. Kaya pag may mga national issue na yan eh, okay? Kasi national figure yung may issue. Naintindihan nyo? National figure yung may issue, so anything that revolves around that person becomes a national issue. Kahit walang kinalaman dun sa, halimbawa, Olympics o kung ano man. Halimbawa, yung presidente may kabit. Ano ka naman sabi mo, "Huwag nyo na isali yung issue niya sa family. Ang pag-usapan natin yung pagiging presidente niya." Hindi pwede yun. Tama? Naintindihan nyo? Halimbawa, yung pastor na naksak. Diba? Alam mo, sabi mo, hindi nakasama yun sa church. Ang pag-usapan lang natin, ang importante lang sa pastor, kung anong ginagawa niya sa loob ng church, eh kung nanaksak siya sa labas. Naintindihan nyo? So if a national figure has some issues, everybody gets involved. Why? Because it's a national issue. And we are part of the nation. Kaya lahat sa sausaw. Naintindihan nyo? Tsaka tayong mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa sausawan. Patis, di ba? Toyo. Ayan. Mga babae, sama ng tingin sa akin, sinabi kong toyo. Kaya talaga. Okay. Ito ang na-realize ko in observing issue. Okay? Kasi mas siyempre, dahil Christian ako, ang pina-follow ko, mga Christian pages. So, nakikita ko mga sentiments from Christian people, Christian thinkers. Okay? At ito ang na-realize ko. Maraming marunong mag-quote ng verse, pero hindi marunong gumamit ng Bible. Okay? Marami, no? Actually, marunong silang gumamit ng Bible, pero in that sense only, ginagamit lang yung Bible. Okay? Ganun ang ginagawa nila, ginagamit lang ang Bible. Paano yan? Halimbawa, yung mga lasinggero, ang paborito lang nilang part sa Bible, eh yung gumawa si Jesus ng alak eh. Tama? Gumawa si Jesus ng alak eh. Oh. Tama naman. Eh yung iniinom mo, gin bilog eh. Gin bilog ba yung ginawa ni Jesus? Gin bilog. Ha? Grape wine yung ginawa ni Jesus, yung iniinom mo. Rubbing alcohol yung iniinom mo. Kuha nyo? Hahanap lang sila ng gagamitin sa Bible. Ito nakita ko ha, pansinin nyo to. Kasi di ba, tuturo ko kayo mag-devotion. Everybody say devotion. Devotion doesn't make any sense. It becomes a mere
religious repetition, no, if you just do it for the sake of doing it, kasi di ba meron tayong mga iba-ibang discipleship programs, yung iba chine-check pa ng leader yan, tama? Di ba? Yung iba nangongopya pa nga, eh, Bible na lang nangongopya pa. Okay, so, ganun, di ba? Para meron ko lang i-report. It becomes something you do out of a religious obligation, pero if you don't bring it to your real life and it doesn't come with obedience, it's doesn't make any sense, no? Sayang yung effort. Okay. Alam niyo yung effort? Yung nilalanding ng airplane? Tapos, ito. Okay? Halimbawa, okay, sa issue ni Carlos. Okay, wala ako, I'm not taking sides, ha? Okay? Pansinin niyo to. Ang tinitinan ko yung mga tayo, okay? Ganito. Kasi ako, nasa gitna ako lagi because I'm old enough to have experienced that kind of parenting and nag-work naman, no? Kasi feeling ko, kung hindi nadala sa social media yun, normal lang yun na problema eh. Kaso nadala sa social media, tapos si Carlos ay lumalaban sa pinakamalaking laban ng buhay niya. Okay? And out of lack of better judgment, eh dun nag-tantrums yung kanyang mami. Okay? Eh misis ko, ganyan din minsan eh. Magpipreach ako, makikinig sa akin 3,000. Magte-text, ba't mo nilike yung picture nito? Sino itong... Sino itong ganito? Sino itong ganyan? Bakit ganito? Bakit yung tuwalya iniwan mo sa kama? Sandali, magpipreach ako, 3,000 makikinig sa akin, no? Ngayon ka nagpapampam. Di ba ganyan naman kayo? Di ba? Hahanapin nyo yung pinaka-crucial na moment dun sa buhay nung lalaking, nung kapamilya ninyo, o nung boyfriend, o nung asawa ninyo, tapos dun kayo magmamaktol sa gitna nun. Kung napanood nyo yung zombie yun, yung mabibilis na zombie kay Brad Pitt. Ano yun? World War Z. Napanood nyo yun? Kita nyo ang daming namatay. Dahil sabi niya sa misis niya, may satellite phone ako, tatawagan mo lang ako pag emergency. Natatandaan niyo yan? Yung misis niya, tawag ng tawag. Eh, nando sila sa mga zombie, bawal yung tunog dun. Tawag ng tawag yung misis. Dahil mangungumusta lang. Alam niya naman pupunta sa zombie yung asawa niya. And nag-ring, nagising lahat ng zombie, patay yung mga sundalo dahil dun sa asawang hindi makapaghintay. Napasigaw nga ako sa siniyan eh. Nasa trabaho kasi ang kulit eh. Mga misis talaga eh. Misis ko, pag magkasama kami, pag may nag-message, ping, may nag-message, titinan ko, huwag kang titingin sa phone pag nag-drive. Ilang beses ko lang sinabi sa'yo, oh, na sorry. Huwag kang titingin sa phone pag nag-drive, focus. Okay. Alis ako ng bahay. O sabi mo sa akin, pag nandun ka na, taga Cavite kami, pumunta ako ng Nueva Ecija. After 30 minutes, nasan ka na? Ba't di ka nagtitext? After 10, nasan ka na? Nagda-drive nga ako eh! Sabi mo, wag akong titingin sa phone pag nagda-drive. Eh, ba't pag ako kasama mo, tumitingin ka sa phone? Ganun naman ang style, no? So, iniisip ko, kung hindi nadala sa social media yun, kasi kung ako si Carlos, nasama talaga loob ko, isipin mo, buong mundo nanunood sa akin, tas ngayon ka nagmaktol. Di ba? Pwede naman sa susunod na lang. Ngayon, kung may spiritual advisor sila, sayang, kung may spiritual advisor sila, andali lang nun. Nasabihin lang ni Carlos, Mami, relax lang po. Oh, ano yan, na po siya. Mag-usap na lang po tayo pagdating ko. Dalo ako dyan sa bahay, no? Ipag-pray nyo na lang ako. Love ko po kayo. Pasensya na kayo po sa nanay ko. Ganyan po talaga mga nanay. Eh, di tapos na! Di tapos na! Tama? Ilang gabi ako napuyat dyan kasi ayoko lang po comment pag di ko naintindihan. So, sini-research ko talaga lahat. Kaya masama loob ko. Ang dami kong ginagawa eh. Naapektuhan ako eh. So, 45 na ako, 46 na ako sa October. Pag nasa ganitong edad ka na, tas ang magulang mo matanda, 85 ang nanay ko. So, iniisip ko, marami akong hang-up sa nanay ko, pero hindi ko alam kung ilang taong ko na lang makakasama nanay ko eh. No? Ang tagal ko nang sinabi sa sarili ko, iintindihin ko nanay ko, isa lang ang nanay ko eh. No? Eh si Carlos, bata pa, 24. So, mataas pa yun. So, hindi mo yan alam. Okay? Pero ito ang na-realize ko. Okay? Kahit saan kayo dyan, kahit team nanay kayo, team Carlos, no? Team Sawyer, kung ano man, okay? Dito sa issue na to, lumabas kung paano gumamit ng Bible yung mga tao. Okay? Pag nakakita kayo ng post na nakalagay Ephesians chapter 6 verse 1, pag may picture ni Carlos, children, obey your parents in the Lord, for this is God's will for you. This is the first commandment with a promise so that it may go well with you and you will prosper. Tama?
Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Chances are, ang nag-post nun magulang. Okay? Pero pag meron kayo nabasang ganito, 2 Corinthians 12:14, sabi ni Paul, obligasyon ng magulang ang kanyang anak. Sabi ni Paul, mga anak, anang anak ko kayo. Pag pumunta ako dyan, dumating ako dyan sa Corinthians, huwag nyo akong intindihin. Hindi nyo ako obligasyon. Magulang nyo ako eh. Kayo ang obligasyon ko. May picture ni Carlos. Nakalagay, hindi obligasyon, sabi sa Bible. Malamang-lamang ang nag-post niyan, kabataan, na working. Naintindihan niya? Ephesians chapter 6, ang sabi, fathers or parents, do not exasperate your children. Sa Tagalog, mga magulang, huwag ninyong ibubuyo sa pagre-rebelde at sa pagkasama ng loob ang inyong mga anak. Malamang-lamang, sino nag-post niyan? Magulang o anak? Anak ang nag-post niyan. Meron akong video tungkol sa utang. Sabi ko, pag pinautang ka ng kaibigan mo, lalo parehas kayo ng trabaho, alam mo kung magkano kita eh, kung sahod eh. Pag pinautang ka niya, halimbawa 500 a day, sa isang araw, 8 oras ang trabaho. Tama? Pinautang ka niya ng 1,000, ilang oras yon? 16 hours. Pag yung 1,000 na yan, hindi mo binalik, hindi ang hindi mo binalik, hindi yung isang pirasong papel na kulay blue. Ang hindi mo binalik, yung 16 hours ng buhay niya. Naginasta niya dito sa trabaho kasi may gusto siyang gawin para sa pamilya niya. Hiniram mo, okay lang kung emergency, no? Pero dapat ibalik mo. Pero halimbawa, pinang-gimmick mo lang, tapos hindi mo binalik. Oras ng buhay yun eh. Kaya pag may nagpahiram sa'yo, i-appreciate mo, lalo kung parehas mo lang na nagtatrabaho lang siya. Kasi bago niya maibigay sa'yo, oras ng buhay yun. Naintindihan niyo? Kasama ko dapat magulang ko, kasama ko dapat anak ko, ikaw ang kasama ko. Tapos binigay ko pa sa'yo. Okay. Ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Okay? Tapos, hindi mo binalik, ang hindi mo binalik yung oras ng buhay, hindi na nababalik yun. Hindi mo binalik yung oras ng buhay na pinagkatiwala niya sa'yo. Alam nyo, may mga nang babash sa akin. Ang sabi sa Luke chapter 6, pag tumulong ka ng walang kapalit. Sabi ko, magbayad ka na kasi. Tinamaan ka lang, magbuburst-burst ka pa eh. Bakit? Sino laging nagkukote niyan? Yung mga mahilig mangutang na ayaw magbayad. Mangungutang pag siningil, sabi sa Bible. Pag tumulong ka, huwag kang mangingi ng kapalit. Kristo nga pa naman. E sa Psalm chapter 37 verse 21, alam niyo sabi? Ang sabi doon, ang masamang tao pag nanghiram, hindi na binabalik. So pag nangutang ka, hindi mo binalik, ang tawag ng Bible sa'yo, masamang tao. Ah, pag merong nag-post, Psalm 37:21, ang masamang tao, pag nanghiram, hindi na nagbabalik. Tingin nyo, anong sitwasyon niya sa buhay? Nangutang o inutangan? Inutangan. Pag may nag-post, dapat pag tumutulong kayo, huwag maging expect ng kapalit. Anong sitwasyon niya sa buhay? Nangutang o inutangan? Kita nyo? Kita nyo style ng tao? Nasaktan ng magulang, ang kukunin niyang verse, yung pwede niyang ipukpok sa magulang niya. Ba't niyo ako inaasahan? Sabi ni Pablo, hindi ko kayo responsibilidad. Pinasama niyo loob ko. Sabi ni Pablo, huwag papasamain ang loob ng anak. Anak ako. Sabi ng magulang, sandali. Sabi rin ni Lord, sa Exodus 20, at saka sabi ni Pablo sa same chapter, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Honor, hindi nga lang igalang, parangalan. Ibig sabihin ng honor, parangalan eh. Parangalan nyo ang inyong ama't ina. Ibig sabihin, huwag nyo bigyan ng kahihiyan. Huwag nyo silang hihiyain. Kahit na pa magkamali sila, huwag nyo hihiyain. Paano yan? Nakita nyo? Ganyan tayo gumamit ng Bible. Yan ang nakita ko. No? Bible ang gamit. Pero, bago gamitin yung Bible, titignan niya, Ephesians chapter 6. Igalang ang iyong, ay, ayoko nito. Galang, galit nga ako dyan. Galang, Japan pa rin malakas, Japan. Huwag pasamain. Ayan! Ayan! Huwag pasamain ang loob! Nanay, sabi, oh! Huwag pasamain ang loob, oh! Yung magulang naman, igalang ang iyong ama't ina. Nakita niyo na, mga bata? Igalang ang iyong ama't ina! Huwag ayoko niyan. Huwag papasamain. Ayoko niyan. Ang hinahanap sa Bible, yung para sa iba, yung para sa kanya, ayaw kunin.
kung anak ka, ang kunin mo sa Biblia yung utos ng Bible para sa anak. Huwag mong ipagduldulan sa magulang mo yung utos para sa kanya. Siya ang hahanap nun. Kung lalaki ka, ang utos para sa lalaki ang hanapin mo at yun ang sundin mo. Kung babae ka, ang utos para sa babae ang hanapin mo, yun ang sundin mo. Kaya nagkakagulo. Sabi ng Bible, mga asawang babae, igalang ninyo ang inyong mga asawang lalaki. Sabi ng babae, igagalang ko lang siya, pagkagalang-galang na siya. Ano gusto mo tuwing dumarating nakabarong, gano'n? Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Mamahalin ko lang siya, pagkamahal-mahal na siya. Gusto niyo ba yun? Mamahalin lang kayo, pagkamahal-mahal lang kayo? Eh kung ayaw nyo nung gumalang din kayo kahit di siya agalang-galang, ganun talaga. Alam nyo ba, eto mga kabataan, mag-aasawa kayo in the next few years, okay? Alam nyo ba, pinakakailangan ng babae ng pagmamahal pag alam niyang hindi siya lovable? Tumingin ka sa salamin. Sabi mo, salamin, salamin, sa dingin. Di ba? Lalo nang anak ka, medyo lumaki ka, tapos di ka kagandahan, di ba? Kasi mo, parang mas maganda ako nung last year, di ba? Pag sobrang ganda mo, lahat sinasabi maganda ka, tapos nakimaganda lang din yung asawa mo, okay lang yun, walang dating yun, di ba? Pero pag alam mo ngayong araw na to, hindi ka maganda, di ba? Tatlong araw ka nandiyan naliligo, nasa ospital ka, naka-dextrose, di ba? Na-overdose ka sa glutathione, di ba? Sabi ng mister mo, Han, maganda ka pa rin, I love you. Ah, ibang usapan yun. Okay, galing yun sa pagmamahal. Tama, mas kailangan ng babae, ang pinakakailangan ng babae na pagmamahal sa mga oras na alam niya hindi siya kamahal-mahal. Ganun din sa lalaki. Alam ng lalaki pagka-respeto siya. Marami siyang pera, meron siyang Land Cruiser, meron siyang condo, meron siyang Tigo, dami, may 40 million, di ba? Alam ng lalaki pagka-respeto siya. Tapos nire-respeto siya mo siya ngayon, ka-respeto siya, okay lang, pero wala namang gaanong bearing yun. Bakit? Lahat sila nire-respeto ko eh. Pero kung wala ako, walang pera yung lalaki, walang pera, bumagsak, kung ano, may plano siya, natupan, nalugi, ganyan-ganyan. Tapos lahat, parang iniwan na siya sa ere, tapos ikaw yung misis, tapos sinabi mo sa kanya, handling ka dito, look at me, look at me! Chuk. Huwag ka susuko, kaya mo yan, ha? Naniniwala ako sa iyo, sasamahan kita, magpipray tayo, sabihin mo lang sa akin, susuportahan kita! Okay? Okay? Huwag ka susuko! Naku, yung mister ninyo, magiging si Son Goku yun. Magkukulay dilaw yung buhok nun. Pinta niyo? Di ba? May nangyari kay Carlos Yulo, pinipilit kong itindihin eh. Sa iba, so dalawang side ko. Yung isang side ko sinasabi, nabaliw sa pag-ibig tong batang to, kaya ganyan. Yung isang side ko sinasabi, hindi siya nabaliw sa pag-ibig, nabaliw siya sa lungkot, niligtas siya ng pag-ibig. Malungkot kasi yung training. Tapos walang umunawa sa kanya. Eh kung ako tatay nun, imbis na kontra yun, sasabihin ko, Nak, hindi ka na ba talaga mapigilan? Hindi na. O ito na si pastor, magpakasal na kayo. Para tapos na. Para hindi ka mamumuhay sa immorality. Pakasal na. Wala nang pawian. Ganun sa misis ko eh. Ba't ka nandito? Naniligaw ka? Sa yung ano ko, binan ko lalaki. Naniligaw ka? Opo. Talaga? Mahal mo yung anak ko? Opo. Sige, pakasal na kayo bukas. Oh. Huh? Hindi po. Eh di pa pala eh. Di bumalik ka. Pag ready ka na magpakasal. Ano ka, tatambay-tambay ka dito? Bumalik ka pag magpapakasal ka na. Hindi wala kang plano. Tama? Kaya mag-asawa kayo, mga engineer, architect, may mga plano yan eh. May plano ka? Opo, ito, naka-drawing pa nga eh. Mga supulterero, mag-asawa kayo, supulterero. Yun ang sabi. Kaya mo bang buhayan ng anak ko? Opo, nasaan? Huhukayin ko. Ganan, okay? Sa malinaw tayo, okay? Binigay ko sa inyo yung mga examples kung paano tumakbo ang society at kung paano tayo mag-abuse ng Bible. Ang hinahanap natin kung saan tayo kakampihan ng Bible. Mali. Okay? Kayo mga kabataan kayo, ang ilagay nyo sa puso nyo, ngayong wala ka pang anak, ilagay mo sa puso mo, honor your mother and your father. Yun ang ilagay mo sa puso mo. Okay? Eh, Kuya Ruther, may offense sila. Kaya nga, tingin mo, iuutos ba yan ko madali? Di ba sabi ni Paul, 1 Corinthians, Thessalonians 5:18, in everything, in every situation, give thanks. Sa lahat daw ng pagkakataon, ibig sabihin, kahit anong mangyari, magpasalamat ka sa Diyos. Tingin nyo, sasabihin ni Pablo yon sa Thessalonica, kung walang mangyayaring hahamon sa kakayahan nilang magpasalamat. Hindi, di ba?
Sino nagba-basketball dito? Basketball. Okay, 'di ba pag sinabi sa inyo ng coach mo, dito ako sa spot na 'to, huwag kang titinal diyan kahit anong mangyari. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin may babangga sa iyo diyan. Tama? Sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Kaya niya 'yung ginawang utos, hindi 'yung suggestion kasi alam niya 'yung mga ama at ina hindi 'yan perfect. Mahirap silang galangin minsan. Kaya pag ginawa mo 'yon, 'wag mo nang gawin para sa kanila, gawin mo para sa Diyos. Utos ng Diyos 'yung nakuha niya. Okay. Hindi ibig sabihin na ayon ka sa lahat. Hindi, igagalang mo lang. Halimbawa, lasinggero tatay mo, hindi mo susuportahan yung pagiging lasinggero niya. Pero kung nandyan na yan, huwag mo siyang hihiyain doon. Kausapin mo siya pag walang tao. Naintindihan nyo? Hindi yung nagmamaktol kayo doon, may bisita. Huwag ganun. Okay? So, tapos sa Matthew 10:37, balik tayo dyan sa text natin, may natututunan ba kayo? Okay. Okay na yun, tinuro ko sa inyo, okay na. Sipin nyo, ilang taon na kayong Christian, ngayon nyo lang yan narinig. Diba? Na huwag kang kukuha sa Bible, nung para lang, ang kunin mo, yung utos sa'yo, hindi utos sa iba. Kaya yung iba dito, malamang pagpunta dun sa church nila, ay grabe yung mga preaching dun, talaga sana nandun ka, sapul ka talaga nun. hindi para sa kanila to, para sa inyo to, kaya kayo nandito eh. Okay? Yung ibang hilig magturo eh. Okay. Matthew 10:37, sabi ni po ni Lord, ang sino mang magmahal sa kanyang ama at ina, no, higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang magmahal sa kanyang asawa, anak, higit sa akin, hindi karapat-dapat. Grabe, no? Ibig sabihin buong pamilya. Sabihin niyo pamilya. Sabihin niyo pamilya. Alam niyo ba, pinaka-pinipilit tibagin ni Satan pamilya. Kasi pag wasak ang pamilya, kahit saan ka marakarating, wasak buhay mo. Mm-hmm. Kahit ikaw pinakasikat sa lahat, pag hindi naayos pamilya mo, lalo kung sarili mo ng pamilya, may anak ka, may lahat, right? Empty ang buhay. Naintindihan nyo? Kasi yung showbiz, hindi naman yan susunod sa kwarto eh. Yung Olympics, hindi mo yung kasama sa kwarto. Ang kasama mo doon, yung family, essence ng family, okay? Kaya tinan nyo sa US, tinan nyo, ano inaatake ni Satan? Family. Nire-reconfigure yung marriage. Tama? O bakit? Pag magulo na yung marriage, hindi ka na makakapag-anak naturally. Pag wala ka nang, pag walang nag-aanak, walang family. Saan galing yung family? Sa mag-asawa. Mag-asawang lalaki at babae. Pag wala nang gustong mag-asawa, wala nang mag-aanak. Wala nang pamilya. Ano? Alam niyo ba yung pag-aasawa na yan? Sobrang precious niyan. Yan lang ang relasyon ng tao na nakukumpleto yung lahat ng klase ng love. Love for God, love for friendship, love for brothers and sisters, love for family, love for romantic reasons, okay? Storge, philia, eros, agape. Lahat ng relasyon, meron lang tigi-isa o tigdadalawang love. Sa marriage lang, kumpleto yung apat. Tapos, yung marriage lang, ang relasyon ng tao na ginamit ni Jesus na illustration ng relasyon niya sa church. Yung lalaki ang ulo, yung babae ang katawan. Pag parehas lalaki, parehas ulo, walang katawan. Hindi totoo, wala tong halong hindi ako mahal natin lahat ng tao. Pero pagdating sa Christian thinking, ito yan, ito ang doktrina ng Kristiyano. At kung Kristiyano ka, ito ang hanapin mong sundin. Okay? Parehang babae, parehas katawan, walang ulo. Kaya magkakagulo. Tapos hindi mag-aanak. Alam niyo ba ang leading cause of death sa US, pinakamalaking maraming pinapatay taon-taon? Alam niyo kung ano? Abortion. Mas marami pang pinapatay yan kaysa sa cancer. Abortion. Galit na galit si Satan sa mga babies. Ayaw niya na baby. Okay? Panahon ni Moises, inubos niya yung mga babies. Panahon ni Jesus, inubos niya yung mga babies. Gusto niya patayin si Moises, gusto niya patayin si Jesus. Bakit? Na Genesis chapter 3, pinamis ng father na may darating na tagapagligtas, saan yung baby? The woman's seed will crush your head. Kaya galit siya sa baby. Hanggang ngayon, pinag-iinit na niya mga baby. Okay? Kaya tinan niyo, pag yung ang tawag niyo sa isa't isa baby, tinan niyo, hindi tumatagal relasyon. Kung tawagin baby. Nakakatawa yun, no? Gusto mo mag-mature siya, pero tawag mo baby. Kaya ako mag-mature. Eh, tawag mo sa akin baby. Eh. Pag ako tinawag mong baby, papakainin kita sa relax, sabi sa'yo. Ang hirap nito, isipin yung utos to ni Jesus, ha? Sabi ni Jesus, dapat mas mahal mo ako sa magulang mo. Sino may magulang? Magpalakpakan. Okay. Sino may kapatid? Magpalakpakan.
Pag hindi nyo ito naiintindihan, mawiwindang buhay nyo eh. May mga youth, panahon namin, may mga youth, halos nasa church na nakatambay maghapon. Masaya naman kasi, may mga instruments, di ba? Nandun yung mga paborito mong tao. Hindi ka gaya sa bahay, nakaka-stress, di ba? Siyempre, nagre-reklamo na yung nanay, lalo kung hindi Christian yung nanay. Church na naman! Hindi ka pa nagsasayang, ang dumi-dumi na kwarto mo, gulo-gulo na bahay, church na naman! Inay, huwag niyo akong pigilan, inay. Anak, mahal sa kanya magulang na higit sa Panginoon ay inararapat sa harian. Yan, nakahanap ka ng palusot! Sabi ni Jesus, Matthew 11:28, "Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest." No? Yung mga pagod na sa inyong mabibigat na pasanin, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Verse 28. Verse 29, ang sabi niya, "Pasanin niyo ang aking pamatok." Yung pamatok, yung pag may dalawang baka, tapos nakalagay sa ulo nila, sa leeg nilang ganyan, para sabay silang, yun yung pamatok. Mabigat yun eh. Sabi niya, "Pasanin niyo ang aking pamatok. Dahil ang aking pasanin ay magaan, tapos ako'y mababang loob." Sabi niya, I am humble in heart. Tapos sabi niya, I will give you rest. Tapos sa Matthew 10:37, sa 38 ang sabi niya, "Kung sino man ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumunod sa akin, hindi karapat-dapat sumunod sa akin." Sabi niya, "Lord, susunod ako sa iyo." Sabi ni Lord, "Sige, sunod ka sa akin." Ang invitation ganito, pagod ka na ba? Matthew 11 yan. Pagod ka na ba? Sino pagod dito? Magpalakpakan. Pagod kayo? Ayan. Yung mga hindi makapalakpak, yan ang mga totoong pagod. Sabi ko, pagod kayo, sabi nilo. Naalala nila lahat ng pinagpuyatan nilang maling tao. Okay. Okay, sana tayo. Pahinggan nyo ha, pahinggan nyo. Sabi ni Jesus, yung invitation para sa pagod, bibigyan ka daw niya ng pahinga. Ano daw gagawin mo para makapagpahinga? Pasanin mo daw yung pamatok. Anong klaseng pahinga yon? Isipin niyo parang ang inaya ng friend mo, "Uy, long weekend, pagod ka sa trabaho. Liga, magpahinga tayo. Saan tayo pupunta? Sa gym!" "Turo ka na magpahinga. Eto, 200 pounds, i-bench press mo." Ang klaseng pahinga yon? Sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tapos ang sumunod na sinabi niya, "Pasanin niyo ang aking boss. Sundali ako kayo, ako magpahinga." "Ba't pasanin?" Tapos sabi niya sa Matthew 10:37, "Dapat pinakamahal mo ako sa lahat. Sa lahat ako pinakamahal mo. Pag hindi, hindi tayo okay. Hindi ka pwede sa akin kung hindi ako pinakamahal mo." Tapos sabi niya, "Ang hindi papasan ng cross," ayun yung pamatok, "ang hindi papasan ng cross at susunod sa akin, hindi ka dapat-dapat." Alam, bigot. Ano yung cross? Sabi ni Jesus, yung pasanin daw niya, pag siya ang nagbigay, magaan. Kaya bibigyan ka daw na yung kapahingaan. Paano ka magpapahinga? Magpapasan ka daw. Magaan lang daw yun. May kwento ako sa inyo. Meron akong childhood pastor. Ano to? Addict. Addict talaga to. Rakista. Galing. Sabi niya, nung hindi pa ako nakakilala sa Lord, ang problema ko sa buhay, isang plastic bag lang. Isang plastic bag. Gusto ko na magbigti. Bigting-bigti na ako. Okay? Tapos, sabi niya, hindi na ako maagulapay sa buhay. Pero naging Christian ako, akala ko, kukunti problema ko, dumami. Dati ang problema ko, isang plastic bag lang. Nung nakilala ko si Jesus na sa buhay ko na, ang problema ko naging isang sako. Pero diretso na ako maglakad. Diretso na ako maglakad. Mas malaki yung dala ko, pero diretso na ako maglakad. Bakit mas lalaki? Tanong niyo bakit? Kasi kung wala kang takot sa Diyos, ang iniisip mo lang sarili mo. Kung ikaw lang mag-isa, maliit ang problema mo. Tama? Lalo kung addict ka, wala ka namang plan sa future eh. Meron bang addict na nagpa-plano sa future? Nakakita na ba kayo ng gano'n? Sabi ko, "Pare, mag-negosyo tayo, pare. Tanungin natin si Kampung Chips, pare." Hindi naman eh, di ba? Wala naman silang plano for the future. Ang iniisip lang nila, makahay. Tama? So, ang liit ang problema nila. Ano pwedeng nakawin? Ibibenta, tapos sisitasay. Tapos ang problema. Okay? Ang liit ang problema. Okay? Kaya maliit yung problema niya. Kaso wasak na lang, wasak siya. Gusto niya na mamatay. Walang direksyon yung buhay niya. Nung nagkaroon siya ng Jesus, eh nagkaroon ng direksyon yung buhay niya. Dumami may problema niya. Bakit? Nagtatanong siya ng isa nanay niya kung ano kailangan. "Nay, anong kailangan sa bahay?" Kailangan niya na umambag sa kuryente, kailangan umambag sa tubig, sa pagkain. May plano na siya, may schedule sa church, nagpa-practice kung ano-ano. Ang dami niya ng problema! Pero magaan na. Tanong niya bakit? Tinanong daw niya kay Lord, "Lord, bakit? Bakit nung konti ang bigat? Bakit nung anlaki ang gaan?" Sabi ng Lord sa kanya, "Eh syempre, sino ba may dala? Ikaw ba?" Sabi ni Jesus, "Mabigat yung pasanin mo, ibaba mo na yan, may ipapapasan ako sa iyo na bago." "Lord, pasan na naman! Hindi, bibigyan kita ng pahinga. Eto, pag pinasan mo to, mapapahinga ka." Paano nangyari yun? Sabi ni Lord, "Pag pinasan mo to, mapapahinga ka." Okay? Kung hindi mo ito papasanin, hindi ka karapat dapat sa akin. Okay? Tanong niyo bakit? Kasi kung hindi mo papasanin yung ipapapasan ni Lord sa iyo,
No? Wala kang, you will not be empowered to continue. Hinto ay hinto ka. Bakit? Manghuhula ka ng gagawin eh. Okay? Tapos ano magiging basehan mo? Feelings. Feeling. Eh, yung feelings parang lagnat lang yan. Okay? Tumataas bumababa yung feelings na yan. Oh, minsan feeling mo, oh, ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda talaga nung, ang pugi-pugi. Pag nakita ko talaga. Tapos susunod na feeling mo, ay, albarbaran ako dito, gusto kong sakalin. Gumaganyan-ganyan lang. Manghuhula ka, so hindi ka maano. Eto, steady to. Okay. Ngayon, sabi ni Jesus, dapat ako pinakamahal mo sa lahat. O, dito na tayo matatapos, ha. Gusto niyo bang masunod yun? Gusto niyo pinakamahal niyo si Jesus sa lahat? Tanong niyo paano? John 14:21 hanggang 25. Ito sabi ni Jesus, ha. He who has my words and keeps them is the one who loves me. My Father will love him. We will reveal ourselves to him. We will make our abode in him. Sino mang sumusunod sa sinasabi at inuutos ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin siya ng aking ama at kaming dalawa, titira kami sa kanya. Sipin niyo yun. Titira daw si Jesus at si Father sa iyo. Okay? Anong kondisyon? Mamahalin mo siya. Paano? Susundin mo yung utos. Susundin yung utos. Okay? Kaya huwag kayong maniwala sa nagsasabi, pag nag-pray ka, isang prayer lang, ligtas ka na. Hindi. Yun ang starting point mo. Okay? Isang, pwede yun, nag-work yun dun sa, yung nakapako. Diba, sabi niya lang kay Jesus, sabi niya, Lord, remember me when your kingdom comes. Tapos sabi ni Jesus, I tell you today, you shall be with me in paradise. Pwede yun, nag-work yun. Wala na, wala ka nang pwedeng gawin dun eh. Yun na lahat na magagawa mo sa buhay mo eh. Pero wag mong gagamitin yun sa sitwasyon mo, di ka man nakapako eh. Okay? Meron ka pang pumapasok ka pa sa school, umano ka pa. Ngayon, ang hahanapin mo, di ba kanina sinetap ko, sabi ko sa inyo, ang hinahanap natin yung dapat gawin ng iba. Hindi ang hanapin mo, yung dapat gawin mo. Hindi mo ililigtas sarili mo, hindi mo kaya yon. Pero mamahalin mo si Jesus. Paano daw mahalin si Jesus? Kasi may love language si Jesus eh. Ulit, ano sabi ni Jesus? He who has my word, markahan niyo to sa Bible niyo, John 14:21. He who has my words and keeps them is the one who loves me. Tapos dire-diretso yan, verse 24, sabi niya, he who does not love me does not obey my commandments. Ang linaw, sa Tagalog, ang sumusunod sa inuutos ko, siya ang nagmamahal sa akin. Ang hindi sumusunod, hindi nagmamahal sa akin. Okay? Matthew 6:33, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Tanong, suggestion yun o utos? Utos. So kung meron kang mga crossroads sa buhay mo, tapos hindi mo iniisip kung anong sasabihin ni Lord dito, kasi yun yun eh. Ang ibig sabihin ng pagsumakitan ninyo, ibig sabihin, top priority sa lahat ng pagmamalasakitan mo. The top of your concern should be God's will, God's kingdom. Okay? Relationship, ano sinasabi ni Lord tungkol sa relationship? Okay? Parents, ano sinasabi ni Lord tungkol sa parents? Work, ano sinasabi ni Lord? Lahat may sinasabi ang Bible dyan. Sobrang tindi ng Bible. Lahat meron siyang sinasabi. Sa business, ang sabi sa Proverbs 11, nais na Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Sa katamaran, may sinasabi ang Bible. Proverbs 6:6, tingnan mo yung langgam, ikaw taong ubod tamad, pamumuhay niya yung masdan mo nang ikaw ay mamulat. Kahit saan, pati sa pagmamarites, may sinasabi ang Bible, huwag kang maninira. Ang, sa galit, may sinasabi ang Bible, pwede bang magalit? Pwede, pero bawal magkasala. Psalm chapter 4, nagagalit ka man sa alay, iwasan sa loob ng silid, ikaw ay magnilay, ihandog kay Yahweh ang wastong alay. Ibig sabihin, lahat yon relationship, nai-inlove ka, may sinasabi ang Lord lahat. Nadidepress kami, anxiety kami, sinasabi, 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Lahat meron. Kaya tayo nagdi-devotion kasi hinahanap mo yung sinasabi ni Lord sa lahat ng concerns mo sa buhay. Para masunod mo kasi para sa Kanya, ang ibig sabihin ng pagmamahal ay pagsunod. Ang tawag ng love language. Kaya maraming relasyon ang hindi nag-work. Kahit yan, yung kay Carlos, siya kay ano, magkaiba silang love language ng nanay niya. Kaya di sila magkaintindihan. Pinipilit ng nanay niya yung love language na para sa kanya. Si Carlos, hindi niya matanggap yung love language na inahanap niya. Hindi rin niya binibigay yung love language na gusto ng nanay niya. Kasi ganun ang natural na tao. Mayayabang tayo. Bakit hindi magkaintindihan ng ano ang magkakapatid, ang family, ang ano ang magnanay, ang parents, bakit ang couples, asawa lalaki, asawa babae, magkaiba ng love language eh. Sasabihin ng lalaki, bakit ko pa sasabihin na I love you, lalo pag may edad na, sasabihin pa I love you, baduy baduy.
Hindi ba masapat yung nagtrabaho ko, binigay ko yung sahod ko, binili ko sila ng bahay, binili ko na pinag-aral ko, sasabihin pa, I love you. Eh, yun ang hinihingi ng anak. Gusto ng anak, masabihan siya ng I love you. Pag may anak na kayo, hindi niyo sinabi ng I love you. Mahal niyo siya, hindi niyo sinabi sa kanya. May magsasabi sa kanya ng I love you, pero hindi siya mahal. Maniniwala yun. Kasi dinamot niyo. Yung asawang babae, yung lalaki, gusto pag dumarating, lalambingin, pagod, lalo kung siya yung nagtatrabaho. Pagod, di ba, dadalahan mo chinelas, ipagluto mo, lalambingin mo, maglalablablabing kayo. Kasi ganun naman talaga, kailangan ng lalaki, kaya kayo nag-asawa eh. So sabihin ng babae, ano, hindi pa ba sapat dyan? Naglinis ako, nag-aaraga ako ng mga bata, tapos gulugulugong ganyang bigan. Hindi pa ba sapat na pagmamahal yun? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gusto niyang pagmamahal na ibigay yung alam niyang pagmamahal. Hindi niya tinatanong doon sa minamahal niya kung anong pagmamahal ang gusto niya. Meron na ba ditong natanong nyo yung kapamilya nyo? Tinanong nyo na ba sila? Paano nyo po gustong mahalin? Nagawa nyo na ba yun? Wala, di ba? Pag uwi ninyo, tanong nyo sa mga magulang nyo, Nay, paano mo po gustong mahalin? Kasi gusto mo lang silang mahalin sa paraan mo eh. Eh kung hindi nila nakikilala yon, sayang yung pagmamahal mo. May mga taong gustong-gustong niriregaluhan. Ang misis ko, gustong-gusto niya niriregaluhan. Mahilig siyang magregalo. Ako ayoko nun. Marami na kasing nagregalo sa akin, may kapalit. Kaya kung magre-regalo ka sa akin, linawin mo kung may kapalit o wala. Kasi pag may lumapit sa akin, hindi naman kami close, tapos nagre-regalo, parang naano ko bakit, anong meron. Ako, ang hilig ko mag-I love you, bawal sa amin hindi nag-I love you. Bawal, bawal. Bawal sa amin matutulog ka, masama loob mo. Pwede masama loob mo, pero at least mag-I love you ka, tapos mag-kiss ka, okay? Bakit? Kasi bilin ng nanay ko, yung pagtulog natin, decision natin yan. Kung sino gigising bukas, di natin yung alam. Hindi nyo yan decision. Ngayon, kung nagmatigas ka ngayon, pagising mo bukas, wala na yung isa. Ano? Ang gagawin mo? Gagalit ka sa Diyos. Sisisiin mo si Lord. Bakit si Lord ba nagsabi sa'yo magtanim ka na sa manloob? Kaya uso sa atin sa Pilipinas yung gusto sumama eh, di ba? Pag nililibing, sasama ko! Sasama ko! Sa'yo, pag may gumanyan, talaga sisipain ko talaga eh. Sumama ka! Sumama ka! Bira nung buhay, nagtatanim ka na sa manloob. Ngayon, sasama-sama ka! Intindihan niya? Misis ko, ayaw nila nag-I love you, ayaw. Bakit? Kasi daw, yung salita daw, pag paulit-ulit mo, paulit-ulit, nagiging ordinaryo. Kaya gusto nila, sasabihin nila, pag talaga na-overwhelm lang sila, para pag sinabi, I love you talaga, eh ako hindi, araw-araw ko nag-I love you. Kaya ang ratio namin nun, mga sa limang I love you ko, isang ano niya, ano? Eh, yun ang kailangan ko eh. Ganun kami magmahalan eh. So, tinuturuan ko siya. Han, balik mo naman yung I love you sa akin. Ito naman eh. Eh, hindi ako ganun. Kaya nga, tinuturuan kita. Pag sinabi ko I love you, sabihin mo naman ako I love you. Kasi ganun kami magmahal. Okay. Eh, ako hindi ako mahilig magregalo. Nangaasar pa nga ako eh. February 14, lahat may flowers. Honey, wala ka bang surprise sa akin? Honey, pag binigyan kita ng flowers, anong special doon? Lahat may flowers. Eh di ordinaryo ka na lang. Eh hindi ka ordinaryo, special ka. Kaya hindi kita bibigyan eh. Ay, hindi, syempre, sasala ako natulog, di ba? So, kaya next year, di ba? February 13 pa lang may flowers na. Kasi nagmamahal ka, hindi para sa'yo. Nagmamahal ka para doon sa pinamahal mo. Tanungin mo siya kung anong gusto niya pagmamahal. Huwag mo ipilit yung pagmamahal mo. Marami sa atin pinipilit kay Lord yung pagmamahal natin eh. Ay hindi, basta ako, nag-sinus prayer ako. Sabi ko, Lord, tinatagapin sa puso, binubos ako, kinilabutan ako. Tapos lagi ako nagpo-post, hashtag feeling blessed, hashtag good vibes. Amen, hallelujah. For I know the plans that I have for you. Amen, hallelujah. I know I can do all things. Ay, ikakrush ako ng crush ko, ikakrush ako ng crush ko. Amen, hallelujah. Sabi ni Lord, magpatawad ka. Sabi ni Lord, mahalin mo yung magulang mo kahit... Ay, hindi yun, hindi yun, Lord, hindi yun. Basta love kita, nagkakahit hindi yun na tayo, tumakas balahibo ko. Sabi ni Lord, sabi ni Lord, hindi tayo close. Di ba sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Tapos sabi niya, hindi ko kayo kilala. Alam niyo yung ibig sabihin ng kilala sa Bible? Unang sinabi yung kilala sa Genesis chapter 4, nakilala ni Adan ng kanyang asawa at ng anak, nabuntis, nagkaanak. Pag nakikilala, nabubuntis. Hindi naman tayo ganun gumamit ng kakilala eh. Brad, kakilala mo si ano? Oo, nabuntis. Akala natin ganun ibig sabihin ng kilala eh. Hindi, ang Bible pag sinabi ng kilala, kilala. Hindi. Eh, matatanda na kayo. Okay. Yung sexual intimacy, hindi yan. Hindi, halimbawa, pag ni-rape, ang tawag ng Bible, rape, hindi knowing. Kasi violation yun eh. Pero pag sa mag-asawa, ang tawag ng Bible, knowing.
Nakilala ni Adan ang kanyang asawa si Eva, sino nakilala na, kaya sabi, hindi ko kayo kilala. Bakit pagbalik niya dito, sino babalikan niya? 'Di ba misis niya? 'Di ba bride niya ang church? Tapos hindi ko kayo kilala. Ano ibig sabihin? Hindi mo tayo close. Eh. Hindi niyo ako sinusunod din. Eh. Puro kayo hashtag good vibes. Pero hindi masaya si Jesus yung kasi mahal ni Jesus lahat. Okay, alam niyo ba si Lord lang ang pag nagbababa siya ng judgment, Diyos lang natin ang pag nagbababa ng judgment, iniiyakan niya. Hindi na-judge niya. Okay? Pero ayoko kayong makondem, no? Gusto ko, ganahan kayo na ito yung... Okay, anong mangyayari pag nirespeto mo yung magulang mo? Gaganda buhay mo, di ba? Ano utos sa magulang? Huwag pa samain yung loob ng anak. Diba? Pag magulang ka, hindi mo binibigyan na sama ng loob yung anak mo, chances are mas irerespeto ka ng anak mo. Tama? Pag anak ka, nirerespeto mo yung magulang mo, chances are hindi nila ikaw papasamain ang loob. Pag asawa ng lalaki ka, minamahal mo yung asawa mo, chances are irerespeto ka niya. Pag asawa ng babae ka, nirerespeto yung mister mo, chances are mamahalin ka niya. Lahat yan utos. Ano ibig sabihin? Etong Diyos natin, eto lang ang pag nag-utos. Pag nag-utos si Jesus, sinunod mo, yung privilege ng utos, yung resulta nun, ang makikinabang yung sumunod. Ginagawa ko to ng CAT officer ako eh. Pag may nakikita akong kadete, mukhang pagod na pagod ang init-init. Kadet, lika dito. Bumili ka ng Sprite. Yung malamig ha, yung malamig. Sir, yes sir. Bilisan mo. Mahinit, no? Oh, inumin mo. Oh, inumin mo. Bilisan mo, upusin mo. Tapos ganun pa. Okay, dismiss. Sir, ayos na. Wala, pinainom lang kita. Mukhang unawa ka na eh. Si Jesus, ganun mag-utos eh. Anak, respeto mo magulang mo. Bakit? Pag lagi mo sila nirespeto, magdadalawang isip sila bago ka bigyan ng sama ng loob. Magulang, eh, mahalin mo yung anak mo, yan, huwag mo silang bigyan ng sama ng loob. Pag hindi mo pinapasama ang loob, chances are, mas mataas yung chance na irespeto ka nila. Ibig sabihin, pag sumusunod ka sa utos ni Lord, yung ikaw ang iniisip niya, kaya ka inutusan. Intindihan nyo? Sino nag-aaral dito? Magpalakpakan. Sa pag-aaral ninyo, mapaparangalan yung mga magulang nyo. Pag nagka-honor kayo, pag nagka-ano, tapos hindi kayo napasama, napaayos kayo ang buhay ninyo. Minsan nga kahit hindi kayo close eh. Kahit hindi kayo close, hindi kayo naglalambingan kasi ayaw nila ng malambing kasi hindi ganun ang childhood nila. No, pero pag nakita nila, umaayos yung anak nila. Di ba, so, anak ko yan, ang galing ng anak ko, no? Anak ko yan. Parang alam nyo sila. Please, huwag ninyong papalampasin yung isang linggo na hindi kayo nag-aral ng scriptures. O sobrang gaan na yan, ha? Isang linggo, hindi isang araw. Bakit? Kasi may mga apps na, may YouTube na Bible app na kahit nasaan ka, nagwo-workout ka, nag-ano ka, makikinig ka ng Bible. Hindi preaching ha, binabasa yung Bible. Ako gagawa rin ako yan eh. Binabasa yung Bible. Gagawan ko yan Pinoy version kasi wala pang audio version yung Pinoy version. Right? Makinig kayo, magbasa kayo, manood kayo. Hindi yung puro ganun pinagagawa nyo sa... Ano may sayo ngayon? Maybe this... Ay, Jesus! Ang pinagagawa ng tao. Maybe this... Gamitin niyo yung social media para kay Lord nakakaya sa langit pagdating niyo sa heaven, sasabihin ni Paul, may social media daw kayo yung pag nagsulat ka, nababasa ng lahat. Opo, talaga, edi araw-araw kayo nag-share kay Jesus kasi ako, masipag ako magsulat, mahirap magparating ng sulat nun eh. Kayo, isang pindot lang na, oh, wow, anong ginawa nyo? Mabuti pa nga, ang ganun lang, yung iba, puro pa lang pakikipag-away ang ginawa sa Facebook. Puro pakikipag-away. Pag-away. Ba't kayo makikipag-away sa Facebook? Pwede naman sa personal. Tumapang yung mga tao ngayon, away ng away sa Facebook, pero sa personal, ang bait. Wag niyong ubusin yung, bigay niyo kay Jesus yan, sayang, okay? Isa sa pinakamahirap na trabaho sa Bible, alam niyo ko sino? Si Joshua. Merong isang araw, dalawang gera pinanalo ni Joshua. Araw-araw may gera. Isang araw, dalawang gera. Bago siya hinayaan ni Lord doon, may binilin sa kanya si Lord ito. Okay? Joshua 1:8. Ako, pag nagde-devotion ako ganito, may tatlo kong highlighter. Isang pink, isang green, isang orange. Yung pink, lahat ng promises ni Lord, yan, pink ang ginagamit ko. Yung orange, lahat ng warning. Yung green, lahat ng notable information na gusto kong matandaan. Okay? Yun ang kulay ng Bible ko. Okay. Tapos gumagastos ako sa Bible. Magastos ako sa Bible. At marami akong Bible, iba-iba.
eto ano to, 4-5 bili ko dito. Hindi ako nanghihinayang. Ano to eh, historical, ano, cultural background. Eh, meron ako apologetics, iba, mga ganyan ang presyo ng mga Bible ko. So, hindi ako mayaman, pero hindi ako nanghihinayang pag Bible ang usapan. So, sabi ni Lord, kay Joshua, "Never let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so you may be careful to do all the instructions. Follow all the instructions written in it so it will go well with you and you will prosper in the land I am giving you." Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Sabi ni Lord, sa Matthew 11:29-28, bigyan ko kayong pahinga. 29, pap, bibigyan ko kayong pasanin. Magaan lang. Tapos sabi niya, "Learn from me. Matuto kayo sa akin." Tapos ano ibig sabihin nun? Tuturuan ka niya. John 14:21, "Kung mahal mo ko, susundin mo yung tinuro ko." Kaya kakasunod mo, pagaan ng pagaan ng pagaan ng pagaan yung pasanin. Ngayon, magiging natural na yan sa'yo. Tapos makakahawa ka ng iba, dadami kayo. Naintindihan niya? Okay. Pero huwag ninyong kakalimutan, ito na pipeke ito eh. Kayang pikiin yung mga ginagawa mo sa labas. Yung sa loob, hindi. Yung sa loob na ikaw lang at si Jesus. At pag nagkagipitan, yun ang lalabas. Pag nagkapigaan. Yun talaga lalabas. Pag napiga ka, biglaan, wala kang time para mag-prepare, ang lalabas sa'yo kung anong relasyon mo kay Jesus pag walang ibang tao. Okay? Kaya gusto nyo ng buhay na kasama nyo si Jesus, ito yun. Mahalin nyo si Jesus through obedience. How? Learn from Him. Study the Word. Umattend kayo ng mga D groups ninyo, mga cell groups ninyo. Ask your mentors. Read your Bibles. It's so much easier now. We are bombarded by influx of informations no, pagdating sa scriptures. Hindi kagaya dati, sobrang hirap mag-aral. Ngayon, ang dali na. Ho, mag-aral kayo. Sino na nakatapos ng Gospels? Magpalakpakan. Matthew, Mark, Luke, John. Okay. Okay? Hindi ko kayo pinipressure, pero dinudukutan ninyo ang sarili niyong bulsa pag hindi kayo nagbabasa. Magbasa kayo ng mga Bible niyo. Okay? Put a specific time in the day. Mas maganda umaga habang nagkakape. Magbasa kayo, magpray kayo. Okay? Tapos i-compare ninyo yung mga notes niyo sa mga iba. Pagtanong kayo sa mga mentors niyo. Kasi ako, 10 years old ako nung una ako nagbabasa ng Bible. Hanggang ngayon, hindi pa ako matapos-tapos sa kakaaral. Lagi akong may bago natututunan. Buhay ang Bible. Ang Bible lang ang libro na pag binasa mo, binabasa ka niya. Tapos kaya kang baguhin ng salita ng Diyos. Sobrang powerful yan. Okay? So please do not let the day go by without you thinking of God's Word and reading and praying and taking God's kingdom into the highest consideration. Ganyan po mahalin si Jesus.